ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya't inaantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ang matatalino, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila." Ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Ang salita ng Diyos. Naiwan. May nakakatawang nangyari sa akin nung unang punta ko sa Vancouver, Canada. Pinopromote namin noon ang pelikulang Kristo, kasama si Matt Ranillo na gumanap bilang si Jesus. Ako naman ang kumanta ng theme song ng pelikula. Ang Vancouver ay stop power lang dahil sa Winnipeg. Talaga ang aking punta. Namangha ako sa laki at linis ng airport, kaya lumabas ako upang amuyin ang simoy ng mga puno at bundok na mukhang Swiss Alps. Nagpasalamat ako sa nilikha ng Diyos, kaya napadasal ako ng rosaryo. Noong boarding time na, wala ng tao sa departure area. Iyon pala ay nakaalis na ang eroplanong dapat kong sakyan. Natuto na ako bilang manlalakbay. Dapat laging alerto. Kailangang maging mapagbantay sa lahat ng nangyayari sa paligid, lalo na sa flight details. Ganito rin sa buhay, lahat tayo ay nasa paglalakbay. At ang buhay natin dito sa mundo ay isang stopover lang. Huwag tayong masyadong mamangha at makalimot sa ating patutunguhan. Ang buhay na walang hanggan kasama si Kristo.